Garden, na-miss ko na ang aking channel talaga, guys. Gusto ko na mag-live, gusto ko na makipag-chikahan sa ating mga OFW. Pero hindi ko pa siya magagawa ngayon kasi marami pa tayong obligasyon. Miss ko na yung mag-interview. Na-miss ko na makipag-kumustahan sa mga team supporters at sa iba't ibang mga taga-nood ng show. At yeah guys, excited ako na buksan muli ang ating OFW talk show. Ito yung mga karanasan ng iba't ibang OFW sa buong sulok ng mundo na bawat kwento na kanilang inilalahad sa show ay kapupulutan ng inspirasyon at kapupulutan ng aral sa mga pamilya, aral sa mga tagapakinig, at aral sa mga nagbabalak din subukan ang mga ibang bansa. Kaya hopefully talaga mabuksan ko na muli ang ating show at makapag-accommodate tayo ng mga kwento na nanggagaling sa iba't ibang kababayan natin na patuloy na lumalaban sa buhay. As in, talagang miss ko na ang show. Kaya sa pagbabalik sa winter, abangan ninyo ang ating mga guests na isasalang sa aking channel. At ang show na to ay ang show na hindi lamang para mag-entertain tayo ng mga tao, kundi yung puso ng channel na to ay ang aral na makukuha natin sa bawat kwento ng bawat OFW na ini-interview natin sa show. So, iba't iba lang ang karanasan, at some of them are emotionally down, some of them are fighter, some of them are funny. So, yan po, iba't ibang emosyon. Kaya, excited na muli ako na ubuksan ang ating show, at I hope patuloy ninyong takiligin ang ating mga kwentong naririnig sa ating mga kababayan na pinagtitiwalaan ang aking channel upang ilahad ang kanilang mga naranasan. Marami po silang mga kwento na talaga namang mahahabag tayo, ang iba naman ay matatawa tayo, at ang iba naman ay talaga namang mai-inspired tayo kung sa kanilang pagsusumikap, ano ang naging bunga, ano ang naging naging kinahinatnan. So, yeah, kaya mahalin natin ang mga kwentong ito na ating maririnig, kasi ito yung mag-lead sa atin. Ito yung mag-lead sa ating mga kababayan na nagpabalak din mag-apply sa iba't ibang skills ng pagiging OFW. Excited na ako ulit-ulit na makasama ang ating napakagaling na advisor ng ating channel, at hopefully magkaroon siya rin ng oras, kasi alam ko si sir ay busy din, may filming, may sarili rin siyang trabaho na dapat pagtuunan, dahil sabi nga namin, hindi pa naman talaga bread and butter ang YouTube. Ito po ay bintana na binuksan para sa mga kwento ng ating mga kababayan. Kaya takilikin po natin ang kwentong OFW. Minsan matatawa ka na lang, maiiyak, at magugulat sa kanilang mga revelasyon, sa kanilang mga naging buhay abroad. Even I, your host, marami kayong pinaghugutan sa mga nakakakilala sa akin at sa nakapanood sa aking kwento. Alam kong marami kayong natutunan at marami kayong nabaon na inspirasyon. Kaya laban lang tayo, mga kapwa OFW, at panatilihin natin ang ating pagiging kalmado sa ibang bansa, kasi una sa lahat, hindi natin pagmamayari ang bansa na to. Kailangan natin sumunod, tayo yung mag-adjust, tayo yung mag-adapt ng kanilang culture, at higit sa lahat yung sa pagsunod ng kanilang mga batas. Importante din yan para na rin malayo tayo sa kapahamakan. Let's also start our work with prayer. Importante yan na first of all, we have to put God first before starting our work or our job. So, this is the only weapon that we could, you know,
that you can assure that will help you fight the struggles we are facing abroad. We have to pray. Prayer is the best weapon of all weapons that you need in your life. So, OFW around the world, focus ourselves to God, and then our work, our duty will follow. So this is the number one. I'm always telling this to everyone. I am not very expert when it comes to Bible, pero I am advising you, I am recommending you to read also the Bible. Have it in your room or have it in your phone. You can download it. If you don't have the physical Bible, you can have it in your phone. You can download any kind of Bible that you want to download that, because there are some Bibles who are very very deep to understand. So you have to choose the Bible that you feel to read, that you know yourself, you can interpret, or you can understand what is written. So guys, that is the best the best advice that I could give. Read and read your Bible and pray hard. Huwag po natin isang tabi yung prayer, kasi ako, marami na akong dapat proof sa mga nangyari sa akin sa bansang Espanya for 14 years, especially sa aking health, sa health ng aking mister, ang emotional problem din namin, emotional aspect. We need to be strong in all aspects of life. We need to be, independent and treat yourself as your best friend, because the only person that could help you is yourself first. Then friends will follow. So yeah, so that's it. This is the only thing I can say today. Basta abangan po natin muli ang ating mga kwentong OFW. Marami po tayong mga line up, and hopefully mag-agree po tayo o magka-tugma-tugma ang aming mga time. Kasi guys, kahit maraka-line up, kung hindi po tugma sa mga oras, wala din po, hindi rin po natin sila ma-accommodate. Anyway, thank you for watching, and I hope to see you in my channel. Bye for now.